Mamatay na ba ako? No? Peachy Pie. Ayan. So today pumunta tayo sa ano sa doctor. Mapa-check up natin yung ano. Yung sumasakit na parte sa akin for 3 weeks already. Ayun, nararamdaman ko siya. Sumusumpong. Pero lately, kahapon lang hindi, for 4 or 5 days. 5 nights 'yun, sumasakit siya for 7 hours. Or more. Ayan, kahapon hindi siya sumakit kasi nilimatahan ko yung pagkain ko. Tapos inom ako na inom ng mainit na tubig. So, suspecha ko baka gallbladder. Gallstone siya. So, yun. Kaya pupunta tayo sa doctor ngayon para magpa-check up. Nakabahan ako. Kaya nga pala, hindi kayo makakapagpa-check up sa doctor pag meron kayong lagnat, sipon, saka ubo. Kailangan mag magpa-swab test muna kayo. Tapos dadalhin niyo yung ano, yung resulta sa clinic para i-accept kayo sakaling na ganun yung sitwasyon. So yan, pupunta natin si Sheena kasi sasamahan niya ako. Sasama ko siya kasi yung motor baka ma-tow sa labas kasi sa kalye lang naka-park. Ayan, sinabi ko na kay mama yung condition ko. Aware naman siya. Siyempre, bilang nanay, nag-aalala si mama. Tanagol? Wala bang tanagol dito? Ano bang hindi ko mapakalala ng pangalan dito? Anong bibilin, ma? Tanagol? Para saan? Para sa etamol. Ah, meron ako. Para saan? Wala. May masakit yung ano ko eh. Yung? Basta bili mo ako ng paracetamol. Ano masakit? Ha? Ano masakit? Basta bili mo lang ako para hindi na ako lalabot. Oh, sige. Hindi man ako nagkakasakit eh. Daling kita sa doktor. Hindi ako nagkakasakit. Yung memory ko, wala na siyang magagawa eh. Siyempre, tumatanda ka na eh. Eh, kahit tumatanda, at least sa memory lang. Na bumabalik naman sa akin pag naalala ko. Meron pa rin ako memory. Okay ka lang? Okay lang ako. Hindi nga masakit. May tumatanda ka. Yung mga bata rin nagkakasakit. Alis na ako, ma. Ha? Alis na ako. Alis ka na? Pero kasi napansin ko, mula nung dumating siya, nagbi-bleed na siya. Nakakita ako ng ano, ng dugo sa underwear niya. Saka sa toilet bowl. Hindi naman malala nung November. Pero ngayon parang pag sinicheck ko yung toilet bowl ngayon, parang minsan may mga ano, pisik-pisik na ako. Tsaka yun nga, sa underwear. So, tinanong ko siya kanina, sabi ko, kung ganun ba siya talaga nung nasa Ireland pa siya. Sabi niya, hindi daw. Pero syempre, hindi ko yun, ano, hindi ko mapangahawakan yung sagot niya. Kasi nga, merong memory, ano si mama, may dementia si mama. So, kanina humingi siya ng paracetamol. Feeling ko may sumasakit na naman sa kanya sa tiyan. Kaya minsan, ayaw niyang ano, lumabas. Lagi niya sinasabi na masakit yung tiyan niya. Yan, pares kami may sakit ni mama, mahirap. Okay na sana kung ano, ako lang eh. Yan lang syempre. Kasama ko na yung nanay ko. Sabi nga nila, health is wealth. So, kailangan natin bantayan ang ating kalusugan. Sobrang liit niya na. Nawala na isang pares. Dating size 9. Oh. Pamain na lang sa may gusto.
Ito, kumakain to ng chinelas. Ito din. Ito din. Nangangati ba yung wisdom tooth nyo? Dental stick nila yan. Walang parking to. Ayan. Sabi ni, akala ni mama, ngayon ako pupunta ng ospital. Although alam niya na may sakit ako. Kaya alam, ulit niya akong tinatanong, anong nangyari, anong klaseng sakit, ganyan. Mm. Sabi ko, suspected na ano nga sa gallstone, gallbladder. Sabi niya, akala niya, ngayon nga ako pupunta ng ospital, akala niya hindi na ako babalik. Sabi niya, iwan mo yung susi, pupunta ako kay mama si. Sabi, I can take care of myself, hindi ko na kailangan ng kasama. Huwag mo nang papuntahin yung pinsan mo. So in short, ayaw ni mama na maging ano, may pabigat. Kaya lang kasi hindi talaga niya kayang magluto eh, no? Hindi niya kaya hindi niya na kayang magluto. Kailangan i-prepare mo sa kanya yung pagkain niya. I-remind mo siya na kakain na siya or kumain na siya. Yan, naka-sapatos tayo kasi mas komportable ako nang may sapatos eh. Check natin si yan, si Mama Sita. Hey, naka-bold. Ma. Sabi ng nanay ko, iwan mo yung susi. Pupunta ako kay Mama Chi. Mama Chi. Ma, baka pumunta dito ha. Baka lumabas. Wala pa. Eh, bigyan mo ng ano, ice cream. Ayoko nga pala, may ice cream ako, no? Bye-bye. Ang bango! Bye, Ma. Okay. Ang saya ng may nanay, ano? Dati si Mama silang yung nanay ko na ano eh. Na personal. Personal. Ngayon, dalawa na. Saya-saya, di ba? Kaya kayo, mahalin niyo yung mga nanay niyo. Swerte kayo kasama niyo yung nanay niyo. 3:30. Tubig ka. Huwag ka mag-go. Huwag mo ingitin. Ayaw. Oh. Parang may espiritu yan, ah. Parang masarap yan, ah. Dapat di ka na rin mag-soft drinks eh. Wala akong saad-saad sa tiyan. Well, dito nakakahika. Napaka-unfair ng mundo. Ay. Ah, hindi malamig. Okay lang. Hindi malamig. Ah, malamig. Iinom ka talaga sa harap ko? Ay, di sa likod mo. Wala naman yan. Hindi ko siya nakikita. Ba yan? Bale, ayos lang. Marami na akong nainom na coke sa buhay. Wow! Talaga? Ayan na, nakikita nyo. Ayan, kasi bawal mag-park sa kalsada eh. Baka tayo matong. Ayan, dito yung clinic ni Doc. Ayan. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Ayun na, may mga motor ah. Kaya alam, 5,000 yan. Nagalam. Ayan, dito lang tayo. Ayan, clinic ni Doc. Ayan. Oh, kailangan natin ng faces. Naalala niyo yung ano, yung na-dengue ako dati. Siya yung nagpagaling sa akin. Kaya ako kami. Kuha ko ng face shield. Siya yung nagpagaling sa akin dati. Upload ko yan after nito. Tama, kita niyo yung pinagdaanan ko. Buhay. Saka yung nakagat ako ng aso. Hindi ko yung na-upload eh. Sayang yun. Memory yun. Nga pala. Hindi ko alam kung pwede tayong mag-vlog sa loob. Papaalam muna ako. Pinsa ko naman yung last na pasyente. Di ba ako pumasok? Anong feeling ko hindi? Hindi nga yata. Sabi, pwede mo mag-vlog? Eh, yung friend ko. Number ano ako? 20. 20? 25 na, di ba? Ato nito. Okay. Okay. Oo. Hindi pwede si Sheena sumama. Ha? Walang companion, pwede. Pwede. Ay, pwede na. Pwede ba? Magpa-patient din ako. Oo. Oh. Ah, magpa-park ako doon. Ayan. Pa-park ko muna yung motor. Yung
Ano na? Park ko muna. Hindi na ba? Ito yung bang ko. Ayan, park daw natin doon. Meron silang ano, parking. Ano number? Ano number? Ito lang yung pwedeng pagparkan. Yan lang yung designated parking space para dun sa mga pasyente ni Doc. Mahirap na, baka mato. Panibagong problema yun. Pwede maraming motor sa labas, ano. Eh, hindi na natin antayin na, ano. Magkaroon ng problema. Kay Doc, Tongko. Ay, kala ko 567, sabi niya. Ang number po? Yung 16-17 po. Ah, 16-17? Ah, okay. Doon pala, 16-17. Bili ba po kasi yung pag-uulig? Ah, okay. Sige, okay lang. Thank you, kuya. Mali pa tayo. Mas okay kasi doon hindi mainit. Hindi masasunburn si anong sinatis. Sunburn. Ayan, so okay na. Naka-park na tayo. Hindi tayo mangangamba kung sakaling may dumaan na ano. Magto-tow. Pag bawal, bawal talaga. Kailangan natin sumagot. Ano? Sumunod sa mga rules and regulations ng city. Or kahit saan. Sakit ah. Low blood ako. Hello, 69? 110-70. Kulang? Ako na abnormal. Yan. Alam niyo ba tinimbang ako dyan kanina? Aray ko. Yung timbang ko, 61.5. Pag tumawa ka, 60 lang. Sabi ko, bawasan yun. Pag tumawa ka, bumababa. Kaya ang technique dyan, pag magtitimbang kayo, tatawa kayo para bababa yung timbang nyo. Iiba ako? Hindi. Ah, hindi. Ay, hindi pala kailangan umihi. Naubos ko na yung tubig ko. Tingkok mo. Oh, kamag ko. Dami tao. Ayun pa ito sa inyo, niniya ako. Saka baka ayaw nila. Medyo natignan tayo rin ng konti ni Doc. Pero ano pala to yung anak ng doktor ko dati. So nasabi ko na sa kanya yung problema. Pinapasok ko si Sheena. So bibigyan niya tayo ng listahan na ano, ng mga bawal. Sorry, off ko muna itong ulo. Okay lang po. Ayan si Doc. Kayo po yung anak ni Doc? Ayun, si Dr. Tongko din po. Yung daddy niya, yung nagpagaling ng dengue ko dati. So, ayan, bigyan tayo ng list ni Doc ng ano, ng bawal. Ayan. So, ito po yung list. Yung pong gastritis. Ah, pong gastritis. Oo, yung pa-sipora. Ano ha? Pachoco, bawal. Black pepper, garlic powder, chili powder. Lahat ang masarap po. Dairy. Favorite pa naman yung mag-pinto. Ibaw, soft. Yung ano kaya daw? Yung appendix mo? Hindi naman. Appendix? Wala yun, hindi yung sumaba. Ah, sumaba. Sa right palatan. Pancreas kaya? Pancreas, hindi yan. General yun sa ano. Pwede rin dito sa right upper, pero pakabakas na. Kasi may narapa pa ako, parang may abs ako. Uy, uy. Hindi. Yung parang may
ano, parang may nobby. Pero kung magpag ako sa'yo sana, gusto ko sa'yo gusto sana ang pa-ultrasound. Hindi ako, para sa'yo. Sige ka. Most probably, hanggat kunwari may stone siyang napala, atara siya, atara. Hanggat hindi natin nakikita, mukhang ito niya magpapos. Usually yung mga nakaka-araw, ano siya, from 10:30 hanggang alasin ko naman doon sa araw. After mag-dinner. Oo, after mag-dinner, mga ilang oras. Ba't ganang katagal? Para kang mamamatay mo? Kasi di ba yun yung ito yung ano naglalabas ng ano panunaw ng taba. Pag may nakabara doon, hindi niya malabas kaya masama. Mamatay na ba ako? Hindi kasi sobrang sakit talaga. Mababa yung pain tolerance ko. Oo, Dok, kaya ganyan siya. Ganun ka ano, ganun katagal. Parang pinapatay ka. Pag nakakita naman natin, tapos maliit lang siya, bibigyan lang natin ng panunaw ng stone. Ay, sana ganun lang. Pero kung nga yung malaki yung bato, advice natin na kakarap. If ever may clinic to buy sa hospital? Ako wala. Hindi kayo nagano? So, ano nga? Ano po? Pain reliever? Bigyan kita po. Habang iniipay pa natin yung resulta ng podcast. Okay? Easy ko naman siya. Ano nga? Thank you. Basta mabubuhay pa ako yung ano. Ngayon din tinanong mo, nag-dengue case. Hindi, kasi masakit talaga. Talaga. Ayun yun, parang siyempre pag masakit ka sa inyo na sobra. Hindi exagya, pero talagang sobrang sakit na feeling mo. Feeling ko nung nakatulog ako na isang gabi, hindi na magigising. Hindi po. Kaya grabe yung, ano, di ba? Narito di Sheena, nag-iinig siya. Nag-iinig siya, kasi pagod siya, kasi masakit. Sana ano na. Maliit lang, tunaw, pwedeng matunaw. Hindi ako okay. Pero sabi nila, kailangan talagang order lang, para hindi kasi maliit. Pag malaki nga, pero kung maliit naman at kayang tantunawin, pwedeng gamot lang. Okay, so pray tayo. Ayan, tapos na tayo. So, meron na tayong ano, pain reliever. Tapos meron tayong request for full abdomen ultrasound. Dito rin gagawin sa clinic kasi meron sila. Thank you very much. Bili lang tayo ng ilang piraso. Kasi pag maliit lang yung bato, kung sakali may makita na maliit lang, yun ang tutunawin. Sige na. Yung bato. Ayan. Hindi na kami. Ito po, isa. Mayari na po. Nandito tayo ngayon sa Nabota. Daming tao. Part-time si Sheena. Sabi ko na. Damaris. Si Sheena lang ang happy kasi kakain siya ng milk tea. Ay, inom siya ng milk tea, ng noodles. Daming tao. Sarap. Ito yung mga ano ng kapit. Umaasenso ang Damaris. Meron ng ano, menu board. Ayan, so. Ayan, gusto mo? Ano? Kamote. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Magpulit ang lari sa katapin, oron ko sa inyo. Da, bilis dan, dam tao. Ano pa nga gawin? Ito na yung ano nila. Ano ako doon, pakira ako. Mamaya ka na order? Itom na yan. Huwag mo alisin yung mask mo, may tao. Si nanay. Ayan, so, hindi ko alam kung anong kakainin ko. Oo, isa lang yun. Or iinumin ko. Ayan, saglit lang kami dito. Kasi, bibili ako isda. Ayaw po, mahirap po talagang pa-check up ngayon. Lalo po sa ospital. Kasi dapat.
yung ano pa. Isang taon na kami din nakakapunta. Ay, nakalala. Ganun po. Ha? Ayun na si Mamu. Ayan, alcohol. Sheena, tumutulong sa tindahan. Ano si Sheena? Ano ba? Ang bango ni Mamu, ah. 25. Sa ito? Wait lang, kukunin ko. Sa ito? Napunta ako dyan, tulog ka. Dalawa na daw. Kukunin ko po. First mate, love cards. Wala cards yun. Kukunin ko po. Dami kasi ito. Pumunta ako dyan, tulog ka. Ito, jelly pandan. Salagyan lang siya ng condens. Ito ang aming tindahan. Siomay. Paano? Ah, gusto mo? Toothpick. Sige, punta ka dito. Punta ka dito. Dambang ko. Ayan, may nakita akong ano doon. Pinapa. Pinapa ang bango. Ah, punta ka dito. Dito ka nagsirienda. Apo! Ano ba bang wala ka? Ayan, so bibili tayo ng ano na lang, tinapang bangus na lang. Kasi meron pa po akong hipon doon para kay mama. So, siguro ilang kainan din yan. Ay, ano, ladies choice po? Ayan, pagkatas nito, uwi na po kami. Tapos namin kumain. Para maghanda ng dinner. Sinom na po ako ng gamot. Sana ngayong gabi, hindi siya sumakit. Opo, tsaka yung doge, ha? Thank you! Ayan, salamat po sa ano sa pagsama sa amin ngayong araw. Ayan, salamat po sa mga prayers. Ayan, thank you for watching. Thank you po si Sheena. End ko na po dito. Thank you po. Ingat!